Ano ba yung mga benefits kapag tayo ay nag-focus long term? Hello ka iPro! Hangad namin sa iPro Literacy Group ang matulungan kang maging pro sa pagpapalago ng pera mo at maging pro sa pag-iingat nito. Ready ka na ba maging pro? Let's do it! Hello po sa inyong lahat. Once again, this is Sir Eric Salpo ng iPro Literacy Group. Sa video naman na to, pag-uusapan natin yung mga benefits or yung power ng long-term investing. So, saan ka man nag-i-invest ngayon, saan ka man nagpa-participate ng iyong investment venture, ay pwede itong mag-apply sa anumang investment vehicle na pinasok natin. So, ano ba yung mga benefits kapag tayo ay nag-focus long-term? Okay, so nandito sa listahan ko para hindi ako mawala at masyado daw akong matagal magpaliwanag. So, number one na power or benefit kapag nakafocus tayo as in investing public, tayo na mga investors ay nakafocus long term. Number one is, hindi ka affected ng market conditions. Well, as you know, ang mga investments natin ay dumedepende sa market behavior. So, kapag ang market behavior ay maganda-ganda, tapos dun tayo nakapag-invest sa commodity na yun o anuman na vehicle na yun, malamang maganda yung performance ng investment natin. Tama? But the problem there is, what if hindi naging maganda yung behavior nung market kung saan tayo nag-participate? So, ang tendency, malulungkot ka, di ba? Mawawalan ka ng pag-asa. So, basically, nadi-disappoint ka. So, kung ikaw ay short-term investor, malamang may effect sa'yo yun. Pero kung ikaw ay long-term, aba, hindi mo siya papansinin. So, yun yung benefit ng long-term. Hindi ka affected na anuman ang sitwasyon ng merkado. Let's say, may nangyaring pandemic, ang daming mga nagbago, di ba? Ang daming mga businesses na pansamantalang nag-stop ang operation, ang worst, yung iba nagsara, then wala na, affected yung mga investments nila. Lalo kung ikaw ay nag-invest sa mga ganong mga ventures. Pero kung titignan natin, ngayon sa time ngayon, ayan na, magre-release na ng vaccine, aba, mukhang babalik na ang economy natin. Mukhang magre-restart na ulit. So, may mga nagsasabi na pagpasok ng 2021, ay magbo-boom. Magbo-boom. Kasi nga, parang restart siya. So, expect natin by 2021, lalo pag na-release na yung vaccine, aba, talagang jumpstart ulit yan. Boom ulit ang economy. Every time no, na may nangyayari no, sa anuman, no, sa economy, ay nagbabago ang behavior, yung investment natin ay somehow affected yan. So, kung lagi natin tinitignan yung short term, affected din tayo. Kaya, kung ikaw ay long term, benefit mo yun. Yung long-term investor, benefit mo yun. Yung hindi mo na pinapansin. Ano man ang sitwasyon, okay lang, hinahayaan mo lang. Okay? So, number two, namamaximize natin yung compounding effect. So, hinahayaan lang kasi natin siya eh. Somehow, di ba, unti-unti, nagpa-profit yan. Tapos, yung mga early years, early first year, second year ng investment mo, hindi mo pa mararamdaman talaga yan. Baka puro reklamo ko nga kasi every time na tinitignan mo, bakit ang liit, ganyan. Pero, kapag hinayaan mo siya na tumagal, let's say 10 years, hinayaan mo lang siya, tapos nag-focus ka yung bang alam mong may usapan kayo ng investment mo na, ikaw ah, babalikan kita 10 years from now. Ano man ang mangyari between first year to 10 years, wala akong pakialam. May pakialam ako after 10 years. So, ganun siya. Di ganun kasimple, di ba? Along the way, alam mo, nagko-compound yan. May profit yan. Nagko-compound yan. In 10 years time, baka magulat ka sa kung magkano na yung value ng investment mo. So, yun yung benefit ng long term, yung compounding effect. Number 3, ito, isa sa mga nagustuhan ko to. Wala kang ibang gagawin kundi maghintay na ma-reach ang goals mo. Kasi kung long-term investor ka, ano pa bang gagawin mo? Diba? Di ba? Hahayaan mo lang, maghihintay ka lang. Di ba? Unlike sa short-term na investor ka, hanap ka lagi ng hanap ng opportunities, okay ba ito? Nakikinig ka sa mga so-called na gurus, financial gurus, na nagsasabi na, this is the right time to buy ng ganitong stocks.
Tapos ikaw, sumasama ka dun sa hype nila, then eventually, ang nangyayari ay mali pala yung decision mo, boom, wala na namang value yung stocks mo o anumang investment na pinasok mo because of hype. No? Na-excite ka lang. Unlike sa kapag long-term investor ka kasi, since naka-focus ka sa long-term, yung 10 years from now, hindi mo iniintindi. Di ba kung, ah wow, parang may opportunity ngayon, hindi ka na-hype, mukhang okay siya, pwede mo siyang itry, pero hindi ka pupusta lahat. Alam mo yun, yung hindi ka nagmamadali. Kasi nga, naka-focus ka dun sa long-term eh. Malinaw sa'yo na 10 years from now, itong perang ito, itong investment ko na ito, gagamitin ko siya sa isang particular na project. O pagpapaaral ng anak ko, or anuman, pagtatayo ng business, o anuman ang plano mo 10 years from now. O pwedeng 10 years from now, pwedeng gamitin mo siya sa future retirement fund mo. Kung ikaw naman ay OFW, 10 years from now, pwedeng yun yung ipon mo, pang for good mo, or pwedeng pang business mo dito sa Philippines pag bumalik ka na. So, ganun, nakafocus lang doon. No? Hindi yung from time to time, weekly, tinitignan mo yung ano mo, yung portfolio mo, okay na ba siya? Medyo stressful yon, okay? So, speaking of stressful, ito yung number 4, okay? Hindi ka stressed, kakabantay ng portfolio mo, ng investment portfolio mo, ng chart mo, kung saan mo man siya ininvest. Kasi kung ganun, every time na, di ba, every day tinitignan mo siya, well, nakaka-inspire naman pag nakikita mo nag-grow yung fund mo. Pero what if ang nakita mo kinabukasan, di ba, pagising na pagising mo sa umaga, ay, good morning, bakit? Natalo ako? Bumaba yung value? Ba, hindi na good ang morning mo nun. Bakit? Portfolio mo bumaba eh. Pero nung isang araw lang yun, nasira na yung araw mo na yun. At sa mga susunod na araw, parang nalulungkot ka na. Bakit ganun? Ang dami mo nang kinu-question. Di ba? Ba't kasi yung coronavirus na yan, hindi nangyari pa. Bakit pa kasi ganyan-ganyan? Ang dami mong mga question. Okay? Na hindi mo naman kontrolado. Tama? So, if ikaw ay nakafocus sa long term, hindi ka stressed. Kasi hindi ka nga affected eh. Baka nga hindi mo nga tinitingnan eh. Baka nga ang plano mo, every 6 months, saka mo titingnan yung portfolio mo. Diba? Every month, saka mo lang binibisita yung portfolio mo. Hindi every day. See? Bakit? Kasi alam mo naman na 10 years from now, eh, doon mo pa naman siya pakikinabangan. Okay? So, yun yung importante. Long term tayo. Hindi ka stress. Number 5 sa listahan natin ay, mas nabibigyan mo ng panahon yung current na trabaho mo or business mo. Kasi pag pinagsabay mo, tingnan, bantayan ang portfolio mo, okay? Portfolio mo, binabantayan mo, nagtatrabaho ka, nagbi-business ka, naaagaw yung attention mo, nai-stress ka. So, lagi mong tatandaan, tayo, ako na lang, ha? Personally, ako, hindi ako talaga pinanganak na mahusay sa math, hindi ako pinanganak na mahusay sa finance, hindi ako analyst para i-analyze yung lahat ng data. Hindi ko yon strength. Diba? Pero may strength ako sa business. Kung hindi ko strength yung dito sa pag-analyze, pag-check ng portfolio ko, ng investment ko, hindi yun yung strength ko, tapos lagi ko siyang tinitignan, do you think makakatulong siya sa portfolio ko? Hindi. Do you think makakatulong siya sa aking mentality, mental state, emotional state? Hindi rin, di ba? Pero kung magpo-focus ako dun sa bagay na dun ang strength ko, magpo-focus ako dun sa bagay na yun yung alam kong gawin, at hindi ko masyadong pinapansin ang portfolio ko, anumang investment ko, then naniniwala ako na mapapalago ko yung portfolio ko by doing yung passion na meron ako, yung bagay na may strength ako doon. So, business, trabaho, yun lang gagawin ko. Magtatrabaho. Kapag kumikita ako, then, yung profit ko, lalagay ko dito. Diba? Portion of my profit, invest ko sa investment venture, magdadagdag ako ng investment venture, then, hahayaan ko lang hanggang sa, ano, ma-reach niya yung time frame ko. 10 years, 15 years, o anuman. So, saan ka man nag-invest ngayon? Hindi ko sinasabing hindi maganda no ang short term. May mga tao na fit ang kaniyang character para doon sa mga short term vehicle na investment. Pero may mga tao din na fit sa mga long term na investment vehicles. And para sa akin, okay ako sa long term.
mas na-maximize ko yung time ko, mas na-maximize ko yung energy ko sa mga bagay na doon ako passionate, sa mga bagay na yun yung strength ko. Ganun siya. Now, meron ako ritong sample computation kanina ginawa natin, no? Ito, assuming na tayo ay nagtatabi ng $100, no, sa anumang investment vehicle, no? Sa mga friends natin, ito, magandang sample to sa mga kaibigan natin na nag-participate doon sa mga programs ng expert advisor, diba, yung EA sa Forex, no? Yung EA sa Forex ay may mga friends tayo na nag-venture dyan. So, assuming na lang na $100, nagtatabi ka, buwan-buwan, ha? $100, magkano yon sa Philippine peso? Mahirap computin eh, di ba? Pag yung exact amount. Pero gawin na lang natin siyang 50 pesos na lang yung rate, for example. So, $100 is equivalent to 5,000 pesos. So, assuming may kakayahan ka na magtabi ng 5,000 or $100 per month consistently for the next ilang years? 10 years. For the next 10 years. And approximately on average, meron tayong kinikita na 5% na lang per month. O sa mga forex traders dyan, alam nyo na hindi lang 5% ang kinikita nyo, di ba? Kaya congratulations sa mga friends natin na mga personal traders na kumikita ng maganda-ganda. Congratulations. Pero balikan natin yung scenario. 5% lang daw ang monthly na ROI. Tapos, ang compounding niya nangyayari every year. Pero alam natin na pwedeng every week. Every time na nadadagdagan yung balance ng account mo, pwede mo siyang i-compound. But in this case, sabi natin, conservative lang. 5% lang per month. Tapos ang compounding niya ay every year. So, 5% multiplied by 12 months is equivalent to 60%. Tama? So, 60% per year, and that's compounding for the next 10 years. So tuloy-tuloy rin yung pagtatabi natin, ha, ng $100, and that's 5,000 per month. Alam niyo ba na after 10 years, pwedeng yung iyong $100 per month for the next 10 years with 5% per day or per month, sorry, or 60% per year ay magiging 2.8 million. Hindi pesos, dollars. That's 2.8 million dollars sa Philippine peso, sa around 140 million. Can you imagine? 140 million. Pwede pala tayo maging multi-millionaire. Ano nga bang tawag dun, no, kapag 100 millions na? Well, basta, milyonaryo. So, may 140 million in 10 years. Now, question, ilang taong ka na? Kung ako, kung kukomputin, example, ako ngayon, 14 years old. Plus 10, 24. So, pag 24 na ako, may 140 million na ako. So, see? Ganun siya. What if ang kakayahan mo ay more than $100 per month? What if ang kakayahan mo ay 10,000 per month pesos consistently for the next 10 years? Same amount of projection, 5% per month, that's 60% per year, and compounding siya per year. Ito ang result. $5.7 million. That's around $285 million. Pesos. You see? Alam mo yun, yung wala kang iintindihan for the next 10 years kundi magtabi. After 10 years, ito na yung value ng pera mo. Now, 10 years. Matagal ba ang 10 years? Sa iba, pwede, no? Matagal. Pero sa karamihan, ang bilis ng 10 years. Bakit? Eh, busy ka eh. Diba? Nagtatrabaho ka eh. So, since nagtatrabaho ko, hindi mo namamalayan. Diba? Sino bang, namalayan mo ba na ilang taon ka na ngayon? Hindi, di ba? Parang kailan lang, di ba? Naalala mo nung time na gumagapang ka pa lang? Parang naalala pa, no? Anyway, sinasabi natin, mabilis lang yung panahon. Tama? I-enjoy mo. So, kapag long-term ang projection mo, long-term ka na type ng investor,
na-enjoy mo yung moment. Diba? Na-enjoy mo yung biyahe. Na-enjoy mo yung journey. Hindi ka stressed. Hindi ka tulad ng mga short term, di ba? Well, kaya naman siguro talaga nilang i-embrace yung risk o yung stress, di ba? Pero sa ibang tao, katulad ko, hindi, di ba? Kaya, yun yung advantage ng nakafocus po tayo sa long-term goals natin. Yung pumasok tayo sa investment venture dahil meron tayong purpose, na meron tayong objective, yung long-term yung objective natin. Would it be 5 years or 10 years? Nasa sayo. At the end of the day, alam mo kung ano yung gusto mo para sa family mo. Alam mo kung ano yung kakayahan mo. Alam mo kung ano yung character mo, yung capacity mo, yung capability mo financially. Then, you decide. Si iPro, andito lang naman para pag-usapan natin ano yung mga plano mo, pag-aralan natin, ano ba yung mga magagandang programs na mag-fit sa'yo. Nang sa ganon, ay ma-achieve natin yung inyong financial goals. Okay? So, yun lang ang ating video for this, vlog. So, well, yun lang naman. So, sana may natutunan po kayong lahat. And, again, 10 years, hindi siya ganon katagal kung ina-enjoy mo yung journey mo. Okay? So, pwedeng magbago pa ang buhay natin 10 years from now. Sa focus lang sa kung ano yung objective mo. Mag-ingat po kayo palagi. God bless and hope to see you all soon. Bye-bye. Thank you so much, Ka-iPro, for watching this video. Ikaw ba ay may katanungan? Hayaan mong ikaw ay aming matulungan. Consult today and we will help you find your pathway.